Palitan pa rin po tayo, kapamilya. Nagpahayag ng pagkabahala ang Philippine Nurses Association o PNA sa umani pamimirata ng ilang bansa sa Europa sa mga Filipino nursing students. Ayon sa PNA, agresibo ang ilang bansa sa Europa sa pagkuha ng mga Filipino nursing students sa pamamagitan ng pag-aalok ng scholarship grants. Kaugnay po niyan, makakausap natin si PNA President Melvin Miranda. Magandang morning po sa inyo, Sir Melvin. Welcome back to Sakto. Kumusta ho kayo? Mabuti po. Magandang morning po, sir. Opo, aba, bago ho yung ang pinipirata, estudyante pa lang na nag-aaral ng kursong nursing. Dati yung mga licensed nurse na po natin ang kinukuha ng ibang bansa, di ho ba? Apo, tama po kayo, sir. Gaano ho kalaki ang sa tingin ninyo magiging epekto sa mga nurses po natin din sa Pilipinas? Alam naman po natin na napahayag naman po ng Department of Health that we are really in need of 106,000 nurses as per World Health Organization reference. Opo. Na we need to have 8 nurses for every 10,000 population. So I think yung ganitong agresibong pagpapalawig pa ng scholarship offering sa ating bansa, lalong-lalo na sa ating mga nursing students, ay somehow pwedeng magkaroon ng epekto in the future. Dahil po ang arrangement is after they earn the degree, they will be assured of a job placement dun sa bansa na nag-offer ng scholarship grant. Opo. Kaya lang ang reality ho, Sir Melvin, hindi naman natin sila pwedeng basta-basta pigilan kung yun ang opportunity na nakalatag po sa ating makababayang nursing student, di ho ba? Yes po, tama po kayo. And actually, ito pong scholarship offering po ng mga bansang ito ay nai-implement na rin naman po ito ng Commission on Higher Education as in the promotion of the internationalization. On the other hand, ang naging maganda pong epekto po ng pagbibigay ng scholarship ay nai-immerse po ang ating mga estudyante sa healthcare system at sa setting ng mga ibang bansa. Yes. Pero we are gearing towards kung ang tanong is, are we developing our Filipino nurses for the country when it comes to setting? Lalong-lalo na sa ngayon na ang ating setting ay implementation ng universal healthcare, which is different from those countries na nag-o-offer ng scholarship grants. Opo. Kumbaga ho, ang makikinabang sa manpower ho, sa galing na mga Pilipinong nurses ay mga dayuhang bansa. Yes po, tama po kayo, sir. Opo, ano bang nakikita niyong posibleng pwede nating pantapat? Dahil ang reality, hindi naman natin talaga kayang tapatan kung ano man ang ino-offer ng mga bansa sa Europe. Ano ba yung pwedeng pambalansi man lang na kayang, sa tingin ninyo, kayang ibigay ng gobyerno? Sa palagay ko po, ito po yung pagpapalawig ng ating scholarship grants. Dahil katulad po ng sa ating pong medicine program, meron po silang doktor para sa bayan. Opo. Seemingly, yung sa Department of Health, ang ating scholarship na ino-offer po ay para sa mga pharmacies, pharmacy program, medical technology, midwifery, at kasama po ang medicine. At wala po sa listahan ng ating po programa na nursing. Tulad po ng Dialogo, last November 2022, nailahan po ng Department of Health ang pagpapalawit ng scholarship program para sa nursing. Pero ito po ay may implement pa for 2024. Opo. So, usapin ho ba ng salary, Sir Melvin? Gano ho ba entry level ngayon para sa mga baguhang nurse? Opo. Sa entry level po, malaki pa rin po ang disparity sa private at sa public health sector. So, sa entry level po natin sa government sector or public sector is we have the salary grade 15 entry of 33,205. While in our private sector or healthcare institutions ay nagre-range ng 9,000 to 15,000. So, almost kalahati yung disparity dun sa pasweldo sa ating bansa. Mas malaki pala ang sweldo ng mga nurse sa government hospital. Ganun ho ba? Yes po, sir. Dahil na nga po ito ay nasasaklaw ng ating pong batas ng Republic Act 9173. Opo. Yun ho bang pasahod na yun na nasa 33,000 ikanyo hindi pa sumasapat para magdalawang isip yung mga kababayan nating yung may experience na huwag na munang mga ibang bansa. Dito ho tayo sa atin. Actually po, sir, most of the nurses that are really affected at yung na-attract talaga na mag-apply sa abroad ay nasa private sector po ngayon. So sila po yung nag-shift talaga or nagka-transition ng kanilang work either papunta ng public healthcare facilities or directly na nag-a-apply abroad. Opo. How about yung benefits po? Bukod ho dun sa regular na sahod, ano bang natatanggapan ng mga nurses po natin?
Aside from ito pong just recently, yung tinatawag nating health emergency allowance as nasasaklaw po ng Republic Act 11712, marami pa pong benepisyo na naiko-cover po sa Magna Carta for Public Healthcare Workers. Pero ito pa rin po ay isang concern dahil nga po hindi po sakop nung batas po ng Magna Carta for Public Healthcare Workers ang private sector. So napag-iiwanan po ang private sector. So halimbawa na lang po, just in the recent last 2 years, ang hazard pay. Ang mga nurses po natin na umaharap sa COVID-19 ay wala pong hazard pay sa private sector. Hindi po lahat ng hospitals na private ay nagbibigay nito dahil hindi nga po nasasaklaw on a legal basis. Opo. Yun bang benepisyo ninyo doon sa panahon ng kasagsagan ng pandemic naibigay na hubak? Sa usapin lamang ng mga nurses na nasa government hospital o may hinahabol pa? Actually, malaki pa po yung hinahabol. As of November 2022, 54% pa lang po ang nadidisperse na pending na i-disperse para sa ating po mga healthcare workers including our nurses. So, naglabas po ang Department of Health ng ang memorandum circular po na kung saan ito po may particular amount po at mga institution pa na nakapending ang disbursement. Pero ang tanong po namin at ang hinihiling po naming update ay kailan po ito maibibigay pa? Yung other 46%. Opo. May issue ho ba kayo, Sir Melvin, sa standard, sa workforce po ng mga nurses po natin na pwedeng silipin ng international community? Opo. Sa standards, when it comes to the particularly yung ratio po natin ng ating nurses to patient, supposedly ang ating pong standard po ay nasa 1:10, pero seemingly dahil na nga po sa kakulan ng ating mga nurses ay nag-handle sila ng almost 1:18, 1:20 na nakakaapekto naman po sa physical, emotional at nakalusugan ng ating mga nurses. So ito na rin po ay nagiging palaisipan sa ating mga nurses na do we deserve this stress, burnout kung hindi naman po natutugunan yung mga pang kailangan. Oo nga, pakarami pala inaasikaso ng isang nurse natin. Kung minsan sa isang ward, sila yata nag-aasikaso ng lahat. Opo. At isa rin po sa panawagan din po namin ay yung kakulangan din po ng mga clinical instructors at nurse educators na kung tayo po ay nagpo-project ng talagang nursing workforce sa bansa, malaki po ang pangangailangan natin ngayon sa mga nurse educators or clinical instructors sa mga nursing schools. Sa kadahilan ng pong may kakulangan, naglilimit din po ng mga admission or enrollment ng mga estudyante. At isa rin po sa dapat nating tignan ang welfare po ng ating pong mga nurse educators. Opo. Sir Melvin, maraming salamat sa serbisyo po ninyo sa ating mga kababayang nangangailangan ng pag-aalaga at hindi po iniiwan ng Pilipinas para maglingkod dun sa mga may sakit. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat sa oras po ninyo ulit. Maraming salamat at good morning po. Maraming salamat po. Thank you po si Melvin Miranda, ang presidente po ng Philippine Nurses Association. Salamat po.